赞助什么事儿呢 ？And you are in my channel. Okay, shout out time. Total break, naman lunch break. Hi, my name is Joseph Romero. Shout out to me. Yay! ikaw naman break. Shout out to me. Yay! Shout out time. Yay! Today is September 22 and it's lunchtime. I don't know if you can see it, but I'm doing my vlog during my lunchtime at work. And today is Sunday. I'm here. I call my second home, Light of Love. Light of Love is a events place. So, pwede siya sa mga wedding. Yan, pwede sa debut, baptismal, birthday, Thanksgiving. Yan. So, meron din nagsiseremony din dito. So, at saka ngayon nalalapit na yung Christmas. So, pwede rin to sa ano, itong venue namin, pwede rin siya sa mga corporate events. Meron akong gustong itopic eh. Pero actually, nalilito ko kung ano yung concept yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Marami akong gustong i-share na concept. Ako, pagkatao ko, kung sino ako, kung ano yung mga gusto ko, ano yung iba kong top 10, ano yung mga pwede kong ma-share. Gustong-gusto ko isa lang talaga yung nag-share. Lalong-lalong na kapag ka sinishare ko talaga sa inyo is yung na-experience ko. Tapos, ang reason din kasi kung bakit gusto ko din mag-share, kasi marami rin kasing tao ang nandyan din sa paligid ko at nag-share din ng mga blessings nila, ng knowledge nila, ng skills nila. Ginagawa ko na lang din, nag-share na lang din ako sa iba. Yung mga taong nasa paligid ko na naniwala sa akin, lalong-lalo na nung mga times na sobrang down ka at hindi mo kilala kung sino yung sarili mo. Sila yung mga taong hanggang ngayon is nandyan sa paligid mo at naniniwalang marami ka pang pwedeng maibigay, maibuga, kumbaga. Naniniwala sila sa kakayahan mo. Doon sa mga gustong maging YouTuber or maging vlogger, ini-encourage ko kayo, gawin nyo na ngayon. Hindi naman ako yung masasabi mo na malaking YouTuber na dyan. Kasi, in fact, kaka-approve lang din ng partnership ko sa YPP. Pero ang sinasabi ko lang din is, kung gusto nyo ang isang bagay, walang sino man ang pwede makapigil para abutin ang pangarap na yun. At walang sino man din ang pwedeng kumutsa o kumwestiyon sa pangarap mo, gaano man to kalaki o kaliit. Walang maliit at walang malaking pangarap para sa taong gustong abutin kung ano man yung dreams mo. So, ikikwento ko lang. Hindi po ako yung mga tipong parang mabilisan ang life o ang naging journey ng YouTube. Kasi actually, nag-open ako ng YouTube account ko 2011 pa, guys. I was encouraged by my honey kasi mahilig din siyang magpo-post ng mga videos niya. So, yun, post lang ng post kahit ano pa nga yung mga camera lang na mga low ang resolution, pinupost ko na rin siya. Nakita ko lang siya na pwedeng ibang platform aside sa Facebook para ma-share ko yung
yung mga happy moments. At saka talagang hindi po ako nagbubura kahit na sad moments yan. I have one video in YouTube and hanggang ngayon, hindi ko siya binubura kahit na sa tingin ko, nalagpasan ko na yung mga panahon na sobrang down na down ako. Kasi yung time na yun, yun to, sobrang baba ng self-confidence mo, sobrang awa mo sa sarili mo, sobrang lugmok na lugmok ka. Sobrang sad na sad ka. Kine-question mo lahat. Bakit to? Bakit ganyan? Bakit ako? Ganun. So, yun. So, hindi ko siya binubura. Kasi, that's part of me. And, my life is an open book. Para dun sa mga tao nakakakilala sa akin. Lagi talaga nanonood talaga ako ng YouTube. Tapos, ang pinapanood ko lagi sa YouTube, yung mga motivation. Kasi, sobrang down na down ko nga. Yung tipong parang positive thoughts. Yung parang affirmation, yung I am beautiful, I am ganyan, lahat ng positive yan, binubugbog ko yung sarili ko, pinupunoan ko yung sarili ko ng mga ganun, kasi yun yung time na kailangan ko ng mga positive energy, positive vibes, kasi punong-puno ako ng negative. So hindi ko pa rin alam yung tungkol sa mga monetization, yung kumikita pala din sa YouTube, yan. So, 2018, napanood ko. And then, dun ko na ano yung tungkol sa mga vlogger. Yung kumikita sila dun. Nag-attempt ako na mag-connect sa AdSense. February 2018, na sinabi ko na gusto ko nang mag, this is my official vlogging. Sabi kong ganun. Noong time na yon last year, ang alam kong subscriber ko pa lang is 70. 70. Tapos 2018 din ng December, kasi binabraso ko yung mga kasamaan ko sa trabaho. I-like niyo ako, yung mga ganyan. So, from February hanggang sa December, yung 70 ko bago magtapos ang taon ng 2018. Ang pagkakatanda ko, naka 500 ako na subscriber. O, di ba ang tagal? Di ba? Tapos, hindi na ako masyadong nagpo-post. Yan. Basta ang alam ko, nag-post lang ako ng tungkol sa journey ng legs ko. Tapos, na-depress ako kasi nga parang walang success yung journey na yun. Kasi nga, dahil din sa akin, walang control yung kamay ko, gano'n, sa kakakamot, gumagastos ako ng ganyan, tapos wala rin naman, nagpepeklat din, gano'n. So, tapos marami na rin nagtatanong sa akin, ano na nangyari? Kasi alam ko, na-post ko yun, parang, kung di ako nagkakamali, na-post ko yata yun, May, tapos, pagdating ng mga December, marami na nagtatanong, marami naganap sa akin sa Facebook, ganyan. Ano na nangyari daw? Hindi talaga din ako sumasagot. Tapos, minsan pasagot-sagot lang, konti-konti, ganyan. Pero ang totoo, nahihiya ako kasi sa tingin ko nung time na yun, sobrang failed nung naging journey ko. Dahil okay yung laser white. Talagang nung time na na-experience ko yung dalawang session na yun, nawala yung mga ibang peklat ko. Pero dahil nga sa akin din, wala akong control sa sarili ko. So, kamot ako ng kamot. So, na-depress ako. So, tapos, August, may nag-message sa akin. Salamat sa nambash. Sabi niya sa akin, ano ba naman klaseng vlogger to? Hindi sumasagot. So, syempre, chinek ko. Tapos sumagot, ang ginawa ko, syempre hindi mo kailangan patulan yung mga ganun. Kasi syempre, you have to understand din kung bakit nila nasasabi yun. Kasi baka mamaya, sila din, gusto rin nilang malaman kung ano yung nangyayari sa sarili, sa blinag mo. Kasi baka mamaya na-inspired mo pala sila, tapos biglang iniwan mo sila sa ere. So, ayan. So, kaya, I have to understand saan nanggagaling yung ganong sabi niya na para siyang galit na galit dahil hindi ako nag-update. So, ang ginawa ko na lang din, instead na magalit ako sa kanya, so, I just love, put heart on the message. And,
ginawa ko, sumagot ako. Sinagot ko yung mga hindi ko nare-replyan. Sagot ako ng sagot. Tapos, nakita ni Honey, anong ginagawa mo? Bakit ka sumasagot ng ganyan? Sabi ko kasi, meron kasing nag-message sa akin na ganito, na hindi daw nga ako sumasagot. Eh, sumasagot naman ako 3 months ago. Sabi ko, proud pa ako na sumagot ako 3 months ago, di ba? Tapos, chinek niya yung YouTube ko. And, ayun, nakita niya. Sabi niya, ang requirement kasi sa YouTube is 1,000 subscriber and 4,000 hours. Nakita niya na nasa 27 plus hours na yata ako. Tapos parang nasa 700 something o 800 na yung subscriber ko. So sabi niya, konti na lang. Ganyan. Eh, tuloy-tuloy ko na. So, kaya yun, tinuloy-tuloy ko. And then, yun nga, na-hit ko yung 1,000 subscriber nung, kailan nga ba yun? Kalimutan ko na kung kailan. Na-hit ko yung 4,000 hours ko ng September. Yung 4,000 hours ko ng September 11, 3 p.m. And, so yun na nga, under review na daw yung channel ko. Tapos, September 15, ayun, may nareceive ako na pagbasa, pagbukas ko ng email ko nung umaga, nakita ko, meron na akong approved na daw yung monetization ko. Ba? Yun yung naging journey ng YouTube ko. So, from 2011, sobrang tagal. Tapos 2019. And then, ngayon, di pa rin naman din siya kumikita kasi kailangan ko pa yatang ma-hit yung $10 para maka-request ako ng PIN sa Google Sense. And kailangan ko pang ma-hit yung threshold nila na $100 bago ako maka-withdraw ng first sahod ko. Isipin nyo kung gusto ninyo. Kasi kung gusto ninyo, huwag nyo nang patagalin pa. Do it now. Start now. Ayan. Pwede nyo naman siyang gawin eh. Kapag break, rest day nyo. Lunch break. Katulad nyan. So, launa na. So, babay na muna. Kasi kailangan ko na magtrabaho. Sige, bye-bye. Ang edit na nito ay sa rest day ko. Sige, bye-bye.